Oh, hello guys. Okay, nandito na naman tayo sa kusina ni Kuya Elmer. Ang lulutuin natin ngayon guys ay hindi ulam, kundi isang natural lang na pang snack ng pamilya. Although pwede itong ibinta, pwede itong panegosyo, pero ang sa akin ngayon ay papakain ko sa aking pamilya lamang. Okay. Ano ito? Ano ito guys? Ito ay paggawa ko ng pagluto ko ng hotcake. Hotcake a la Kuya Elmer. Meron tayong harina. Ayan. Hila natin ubusin ito kasi masyado na marami. Kalahati lang. Ayan. Okay. Sinasayad natin yan. Tapos, meron tayong ang tawag ito? Patubo. Yes. Ito. Mabibinta ito sa tindahan, mga tindahan, mga sarisari ito, tagpipiso. So, kailangan natin ng 3 piraso nito sa bagay, hindi naman ito pang negosyo, so tutubo siya o tutubo siya o hindi, o tutubo siya yung malaki o hindi, wala ang problema kasi hindi naman ito pang negosyo. At iyan din ang kakaiba sa hotcake na pang negosyo at hotcake para sa pamilya, no? Kasi hindi naman lalagyan masyado ng marami. Halimbawa lang ng gitlog, sa ganito karami pwede lang ilagay dito isang gitlog lang. Pero sa akin kasi sa pampamilya, gusto ko sa mga luto ko masarapan sila lahat, kaya ginawa kong 3. So naintindihan nyo guys, kasi pagka maraming gitlog ang lagay mo, tapos itinda mo, inegosyo mo, ako, maliit lang abot sa mga customer. So, yun. Ayan. Alo ko na. Log. Okay. Alo ko na ito ka. Itlog. Tapos may sugar tayo. Ba brown man o white sugar, okay lang. At kayo na rin ang bahala kung gusto nyo medyo matamis-tamis ang hotcake ninyo or katamtaman lang. Kasi sa akin, para sa akin, alalay ako sa sugar. Pwede ko talagang lagyan ng tatlong kutsara. Ayan. Okay. Tapos tayo sugar. Pwede natin dahan na rin ihalo ito. Ayan. Halo na ng halo. Dahan. Malagyan natin ng asin. Kunti. Ayan. Para mabalag ang sarap ng hotcake nyo. Ayan. Saka may tubig tayo. Ayan. Kantihan lang sa tubig guys. Kasi pag masyadong kunti lang tubig, parang matigas ang hotcake nyo. Pero ang tama lang tubig, medyo basa yung flour natin.
Okay lang. Yan na. Taga mo lang i-mix ng maigi. Yan. Ikuti mo lang. Dali sa gitna. Kasi kung may mixer tayo yung pang mix na pagkain, kung wala ko, ito lang labot ko. Hindi pa kasi kumita eh. Kailangan nyo guys, sa susunod, pagdating ng panahon, kung makumpito na ako sa gamit ng kusina. Ang importante dito, makipakita ko sa inyo kung paano ang paraan sa pagluto ng bawat puntahin na niluluto ko. Ayan na. Hot cake a la Elmer, Kuya Elmer. Ayan na. Okay. Para sa akin, mamaya ko na ito natin ng tubig kung mamix ito. Lahat. So, hindi matigas na, lalagyan natin ng tubig, dandahan lang, lari lang. Kita nyo guys, oh, ang ganda ng kulay. Kala mo puro itlog, diba? Medyo malapot ng konti, hindi lalagyan pa natin ng konti tubig. Ito na, ito lang tamang mix. Ayun, tingnan nyo guys, oh. Ayan, kalapot. Ayan. Okay, perfect na guys. Pwede na tayong lumipat doon sa ating karahay. Okay, tara na sa ating kusina. Kusina ni Kuya Elmer. Ayan ang pan natin. Alo lang ng alo. Okay, pwede na yan. Ngayon, magagawin natin guys, lalagyan natin ng oil. Hindi pa na init. Lagyan natin ng mantika, konting-konti lang. At isang beses lang tayo maglagay hanggang sa matapos. Ayan.
cutter na natin, guys. Okay, umpisa na tayo. Okay. Umpisa na tayo, guys. Ayan na. Okay, isang ganito, isang takal. Tingnan natin, guys. Okay. Wow. Ayan, isang ano yan. Isang piraso na yan, ang ganyan. Napasayaw ang karahin natin sa sahap natin, guys. Siguro magtanong kayo kung hanggang kailan pwede balik na rin. Ayan. May technique yan, guys. No? Makinig kayo mabuti. Ang sign o ang palatandaan na pwede natin balik na rin ang cake natin kung mayroon ka na makikitang mga butas-butas sa itaas. Ito. Pag makita, pag mayroon ng lumitaw na mga butas-butas, ibig sabihin nun, luto na ang sa gitna. Pati ang gitna. Ang babaw na lang, ang ibabaw na lang ang kulang, guys. Kaya ganyan, wala pa ang kwan. Huwag mo muna baliktarin. Ha? Huwag mo muna baliktarin. Ayan. Tarara. Hello, okay. Kita niyo, guys. Meron ng butas. Ayan na. Meron ng butas, oh. Ibig sabihin, pwede na. Balik ta rin, ayan na. Kasi manipis lang ito, eh. Pag bakit mo ganyan, wow. Woo. Okay. Hindi mo lang ganyan, oh. Ganda ng katik natin. Diba? Okay. Atin. Ina natin, baltari rin. Uli. Okay. Okay, luto na. Sana naman. Okay, kita nyo, guys. Rap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap. Ayan na. Ayan na.
Eh, pwede na. Ito rin. Yes, sarap. Ang sarap, golden brown. Okay. Dalawa na tayo. Pangatlo, guys. Okay. Ayan, patas-patas na. Okay, may patas na. Wow, parang moon. Bilog na bilog. Dito sabi saya, guys, kung ang gagamitin namin yung cassava flour, cassava or cassava, kamuting kahoy yung tawagin sa amin, tinatawag namin ang lutong ito ng ano, tampings, no? Sabi saya, tampings. Okay. Pero susyalan na ngayon, pwede ng harina, yung flour ng gamitin natin, yan. Ayan, nagiging hot cake ito. Social na, no? Meron bang Tagalog sa lutong ito? Guys, sige daw. Mag-comment daw kayo kung anong Tagalog ng hot cake. Mainit na. Cake, anong Tagalog sa cake? Ayan. Okay, lapit na. Dapat gumamit ka ng karahay na non-stick pan. Sa akin medyo matagal na to eh. Sa akin non-stick to noon, pero parang hindi na mabisa ang ano niya pagka non-stick, kasi kung gagamit ka ng pan na hindi non-stick, non-stick pan, no? Kailangan bawat lagay mo ng isa, lalagyan mo ng oil. Ayan, dumikit na siya. Kailangan lagyan mo ng oil, pero non-stick ang gamit natin. Okay lang, balitan natin, guys. Ayan, no? Ayan. What a golden brown. May design pa, oh. Ayan, guys, kung gusto nyong magluto ng snack ng sa inyong pamilya, dali lang, sundan lang yung mga ingredients, yung mga sangkap natin. Dali lang ang hot cake. Okay, konti na lang.
Ito na ang finished product natin, guys. Titik pa natin ngayon. Ayan ang finished product natin. Ang hot cake ala Kuya Meroy. Titikman na natin, guys. Ayan, oh. Ayan. Lutong-luto. Lutong-luto talaga, guys, oh. Okay, tikman natin. Ako, napakasarap. Okay, guys. Hanggang sa sunod natin video. Abangan nyo. Abangan nyo ang mga video ni Kuya Meroy. Maraming salamat at happy doon sa inyo. Bye-bye.